Inay, sabihin niyo nga sa akin ang totoo. Si Sheila ba ang nanay ni Lina? Hindi. Hindi tunay na anak ni Sheila si Rina. Huh? Inay, bakit kayo nagsinungaling? Akala ko mali yung pruweb ang dinala ni Sheila dito. At kayo nagsasabi ng totoo, tapos ngayon sasabihin yung hindi anak ni Sheila si Rina? Dahil yun lang ang alam kong dapat gawin. Bakit? Ano nangyari? Ilang taon na ang nakalipas nung una kong makilala si Sheila. Magkapit-bahay kami sa kabilang baryo. Bata pa si Sheila ng panganak niya ang baby niya, kaya hindi pa handa para maging ina. Wala akong pakialam. Saudi-Saudi ang ama niya, hindi naman nagpapadal ng malaking pera. Anong gagawin ko dito, mamatay sa gutom? Wala ko babalik. Wala ko, hindi ko alam. Basta matagalan din yung mahal ko sa tayo sa Japan. Tutusin ang swerte pa nga yung batang yan eh. Iyak na ako, Lisa. Swerte yung batang yan dahil ikaw magaling ka mag-alaga. Ako wala akong pasensya dyan. Sige na. Iniwan ni Sheila sa akin ang bata. Dahil mas maalagaan ko daw ito. Pero nabigla ko. Nagkasakit ang bata. Ginawa ko lahat ng makakaya ko, pero patuloy na lumala ang sakit ng bata hanggang sa namatay ang bata. Sa pangalaga ako. Kasalanan ko yun eh. Kasalanan ko dahil pinagkatiwala sa akin, hindi ko nagampanan yung tungkulin ko na matay ang bata. Kaya sinisisi niyo sarili niyo. Dapat lang naman eh. Kaya nga hindi ako natahimik eh. Lagi na lang ako pumupunta sa simbahan. Humihingi ako ng tawad sa Diyos. Humihingi ako ng tawad sa bata. Hanggang sa isang araw, nakita ko siya. Naghintay ako ng ilang pang oras. Ako baka balikan niya. Pero hindi rin siya pinawi ang bata. Anong ginawa niyo? Inuwi ko ang bata. Inalagaan ko siya na parang sarili ko ng anak. Hindi mo alam kung kahalo ko kasi yan noon. Pakiramdam ko, hulog ng langit ang bata. Parang siyang simbolo na pinatawad na nga ako ng Diyos. Nasa kabila ng pagkamatay ng anak ni Sheila, pinagkatiwalaan pa rin ako ng Diyos na mag-alaga ng isang pagsanggol. Akala ko, habang buhay na kami magkakasama, pero isang araw dumating si Angelo. Yun nakabuntis kay Sheila.
at binabawi ang anak nila. Hindi ko alam kung paano ko haharapin siya noon. Kung paano ko ipaliliwanag sa kanya na namatay na ang anak nila. Pero nung nakita niya yung bata sa duyan, inakala niyang yun ang anak nila. Nataranta ako. Hindi ko na sabi yung totoo. Hinayaan ko na lang na kunin niya yung bata. Pamalit dun sa sanggol na namatay sa pangangalaga ko. Si Rina yung sanggol na yun. Yung batang iniwan sa pintuan ng simbahan. Inisip ko na mas mabuti na para sa lahat yung wag na lang ako kumibo, manahimik na lang ako. Hanggang sa ibinang ko na lang lahat sa limo. Pero bakit pati sa akin naglihim kayo? At ano magagawa mo? Nasa malayo ka. Kahit ipagbanduhan ko, hindi na maibabalik ang buhay ng bata. Pero bakit itinago nyo? Noong mga panahon na pinahihirapan ni Sheila si Rina, pwede naman pala natin bawiin sa kanya yung bata. O kaya nung nandun siya sa mga kamay ni Katrina. Isipin mo naman ang kalagayan ni Rina. Lumaki siya na ang inaakala niya si Jessica ang tunay niyang ina. Pagkatapos, dumating si Sheila na umaangkin sa kanya at natutunan siyang tanggapin ito. Wala na akong loob na sabihin sa kanya na wala isa man sa dalawang yun ang tunay niyang ina. Nakita mo naman na awa ako sa kanya. Marami ng sakit na dinaanan niya. Hindi ko na, ayoko nang dagdagan pa ito. At para sabihin sa kanya, tinapos siya ng tunay niyang ina. Inay, sino yung babae? Namukhaan niyo ba siya? Kilala niyo ba siya? Hi, Percy! Mama, tama yung dating mo. Halika! Salamat, Miss. Federico, tuloy yung meeting natin with Miss Rodriguez mamaya, ha? Ngayon ba yun? Oo, mga 10 p.m. Alam mo, nakakalimutan ko na yan. Buti pinaalala mo. Dati, lagi mong sinisilip ang schedule mo. Wala kang nakakalimutang appointments. Bakit hindi mo ba chinecheck ang organizer mo? Alam mo, yan ang hirap na ang best friend mong kasama mo sa trabaho. Hindi mo kaya ang lusutan. Kaya na, Michelle. Sarap yan. Hello? Katrina. Nahanap ko na lungga ng daga. Si Dolfo. Alam mo yung tagoan ni Dolfo. At hulaan mo kung sino kasama. Si Sheila. Anong gusto mong gawin ko sa kanila? Diyan ka lang. Bantayan mo sila. Huwag ka muna magpapakita. Pero siguraduhin mo hindi sila makakalis dyan. I want to pay them a visit. Hoy, Jenny! Pwede ba? Pagsabihan mo nga yung boyfriend mo, ha? Sabihin mo sa kanya huwag siya masyadong makulit. Ha? Ano po yun? Ano po yun? Nandyan siya kanina at nagpupumilit na makausap ka. Sabihin mo sa kanya, may tamang oras ng panliligaw at hindi yung kung anong oras lang niya gusto. Eh, wala naman ho akong boyfriend eh. Aba, eh kung wala, uy, ano si Ron? At bakit nagpupumilit siyang makita ka? Huwag mo na akong hintayin, gagabihin ako eh. Matulog ka na at kailangan magpahinga. Yes, boss.
ganyan ka makating? Wala. Naninibago lang ako sa'yo. Dahil masaya ako? I can't help it. Masayang kasama si Michelle eh. Di ka ba natutuwa para sa akin? Natutuwa. Kaya lang nag-aalala din ako. Bakit naman? Kasi napapansin ko, nagiging sobrang attached ka na kay Michelle. Anong masama doon? Hindi ko naman sinasabing masama. Kaya lang balang araw, babalik din si Michelle sa dati niyang buhay. Maaring maalala niyang nakaraan niya, o kaya mahanap siya ng mga kaibigan o pamilya niya. Pag nagkataon, ikaw rin ang may hirapan. Anong ibig mo sabihin? Pagdating ng araw, baka tuluyan ang nahulog ang puso mo kay Michelle. Paano nga pala ating kukunin si Rina sa mansyon? Alam mo naman ang pasikot-sikot ng bahay ni Katrina, di ba? Balikan natin si Rina doon. Habang off si Julio at si Katrina naman, paalis papuntang meeting niya. Habang hindi siya gaano nababantayan. Eh, yung security guard? Huwag problemahin yun. Basta ang importante, makuha natin si Rina. Makatakas na tayo sa impyerno niya. Sige, kilos na! Ano siya? Aalis ka without saying goodbye? Well, well, well. Mukhang binebuenas ako ngayong gabi. Two for the price of one. Matagal na ako magigigil sa inyong dalawa. Sa wakas, makakabawi na rin ako. Katrina, bakit sila? Akala mo ba matatakasan mo ako sa lahat ng mga kalokohang ginawa mo sa akin? Wala naman kami ginagawa laban sa iyo eh. Anong wala? Ginagawa ko! Pinagmukha mo akong tanga! Tama na! Isa ka pa! Traitor! Sa mga taong tulad mo! Alam mo na kung gagawin mo. Katrina! Awa! Awa? Anong awa? Walang awa sa bokabularyo ko! Huwag mong sinayangin ang hininga mo. Wala kang papala dyan. Lalo mo lang siyang pinasasaya. Aba! Matapang ka naman ng Dolfo. At marunong ka na rin sumagot. Sino nagturo sa'yo? Si Corazon? Pwes, hindi magtatagal. Magsasama na kayo ng matandang yun. Ikaw, si Sheila, at si Rina. Ate Jenny, ba't hindi mo siya kausapin? Para ano pa? Baka may pag-asa pa kayong dalawa. Baka pwede pa uli kayong magsama. Rina, walang nabago. Hindi pa rin kami pwede magsama. Alam mo naman yun, di ba? Baka iba na ngayon. Baka payagan ka ni Tita Katrina. Wala na naman tayong hawak na impormasyon laban sa kanya, hindi ba? Alam na ng lahat na si Ella ay isang tunay na Rodriguez. Ano pa magagawa natin sa kanya? Wala na, di ba? Kahit na. Ate Jenny, hindi mo na ba mahal si Kuya Ron? Rina, hindi na wala ang pagmamahal ko kay Ron. Kung ganun, ba't hindi kayo magtiwala sa pag-ibig ninyo? Sa lakas ng pagmamahalan ninyo, makakaya niyo ng lahat ng humahadlang sa inyo. Kahit ano, kahit si Tita Katrina pa yun. Inay, hindi niyo dapat itago ang katotohanan kay Rina at kay Sheila. Alam ko, kahit naman ako yung nakukonsyensya rin eh, kaya lang, naipit na ako sa mga kasinungalingan ko. Anong balak niyong gawin ngayon? Aaminin ko sa kanila ang totoo. Sasabihin ko kay Rina. Si Rina! Papatayin mo si Rina! Oo!
Ginagamit ko lang naman siya para pasunurin ka sa lahat ng mga utos ko. Pero ngayon, hindi na kita kailangan. Wala na rin silbi ang bata. Hello? Rolly? Iligpit mo ang lahat ng sabi dyan sa bahay. Gusto ko katulad ng kasing linis ang trabaho ng ginawa mo kay Corazon. Naintindihan mo sinasabi ko? Ligpitin mo si Rina ngayong gabi! Ate Jenny! Saan ka nang galing? Kina Tate Abel. Kasi tinanong ko sa kanya yung tungkol sa hikaw. Ako, sandali, nakapadlock to. Ate Jenny, buksan niyo na to. Ate Jenny? Ate Jenny, bilis, ate! Anong ginagawa na dyan? Wala nang pambahangin lang kami. Sumama ka sa akin. Bakit po? Magmamasyal tayo dalawa. Saan niyo ba ako dadalhin? Basta, malalaman mo na lang. Dinala mo ba ang mga gamit mo? Opo. Eh, yung gamit ng inay mo? Dalag-dala ko na rin po. Dadalhin niya po ba ako kay inay? Tutulungan niya po ba akong makatakas sa mansyon? Ganun po ba, Kuya Rolly? Oo. Ilalayo ko na kayo sa mansyon. Saan po ba tayo magkikita-kita ni inay? Huwag ka ng maraming tanong. Sumunod ka na lang sa akin. Dito muna tayo. Nasaan po ba kasi si inay? Kuya Rolly, ba't kayo nagsusuot ng ganyan?